Hi guys! Welcome to GML Cardio Vlog's first unboxing video. Sa video ng ito, isi-unbox po natin ang latest smartphone from Vivo Philippines, which is the Vivo Y20i. So this is a 4GB 64 internal memory and 5000mAh big battery. I-check natin yung kanyang specs and features, kung okay ba siya pang online class, pang gaming, pang video, sa halagang 7,499 pesos. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like and subscribe. So let's start. I-unbox na po natin ang Vivo Y20i. So ito yung box niya. Okay. So meron tayo ditong samang jelly case. And then yung pin. Yan, yung pin. Meron ditong warranty card. Then yung ating quick guide para sa ating phone model. Okay. Then, ito yung ating phone. So, itong Vivo Y20i is dalawang klase ng kulay siya. Meron tayong Nebula Blue and Dawn White. So, yung ating i-review is yung Nebula Blue. Ayan. So, ito yung pagka-blue niya. Ayan. Maganda yung pagka-blue niya. Para siyang crystal clear. Ayan, na blue. So, sa inside, meron din tayong charger. Ayan. Cable, then yung charger plug. So, eto na yung ating Vivo Y20i. Sa mga freebies niya, i-unbox natin yung freebies niya. So, si Vivo, nagbibigay sila ng speaker. Buksan natin to. So, ito yung freebies nila. Meron silang kasamang speaker. Yan. So, ito yung speaker na kasama ng Vivo Y20i. Yung dulo niya, meron siyang 3.5mm jack and USB. O, ito guys, is pang laptop and pang PC desktop to. Hindi ito gagana sa ating phone. So, itago lang natin to. Then, meron tayong freebies na 5,800 power bank. Yan. So, ito is pang emergency lang to. Then, meron siyang kasamang yan, headset. 7,499 pesos. So, ibalik na natin yung mga previous. Okay. Before we start the video, is mag-disclaimer muna tayo. So, this video is not sponsored para i-endorse si Vivo Y20i. So, yung kanyang height is 164.41mm. So, medyo malaki siya for better viewing experience, gaming experience. And then yung kanyang width is 76.32mm. Then yung kanyang thickness, yan, 8.41mm. Then yung bigat ng Vivo Y20i is 192.3g. Yung CPU nito is 1.8GHz. And ito is naka Qualcomm Snapdragon 460. So maganda to pang gaming, mabilis. Tsaka ito is hindi siya madaling mag-init while gaming, while using the phone, dahil meron siyang 3.0 multi-turbo. So, yun yung cooling system ng Vivo Y20i. So, yun is smart technology siya. Guys, itong Vivo Y20i is a triple card slot. So, pwede tayo malagay ng dual nano-sim, SIM 1, SIM 2, dual standby din po yun. Then, pwede tayo malagay ng SD card, expandable up to 265GB. So, malaki yung pwedeng store na files dito kay Vivo Y20i. So, 64GB internal memory. Then, yung SD card, pwede pa tayong mag-extend up to 265GB. Okay, so, buksan natin yung gilid ni Vivo Y20i gamit itong, yan, yung pin niya. Ito yung pin pang bukas ng phone sa gilid. So, dito yon, ito yung pin natin. Ipasok natin siya sa butas dito. Yan. So, ma-access na natin siya. So guys, dito sa left, dito yung dual nano SIM. Then sa right, dito yung SD card. So dual standby yun. Ang multitasking tong phone na to. So balik muna natin. Yan. Balik natin. It supports LTE, the SIM card. So buksan na natin yung phone. So sa gilid, yan. Lalong present sa gilid. Okay. So while waiting sa pagbukas ng phone, ang operating system ni Vivo Y20i is a OneTouch OS 10.5 display screen, is a 6.51 full halo display. Yung resolution niya is 720 by 1600,
Then 271 na TPI yung kanyang pixels. So maganda to pang gaming, pang nood ng mga K-dramas, pang videos, pang Zoom meetings, yan na online class. Yan siya guys. Yan. Malaki. Malaki yung phone. So yan. Kasi malaki siya ng palad ko. So touchscreen siya. IPS yung touchscreen niya. It supports 5G Wi-Fi. So makakasagap to ng 5G na Wi-Fi for a better connection experience. So punta tayo sa camera niya. Yan. So sa camera niya is a 13MP rear camera, 2.2 wide aperture, dual bokeh lens. So yun yung nakafocus mo yung camera sa image, then pwede mong i-blur yung background niya. Then sa front niya is a 8MP camera. Ito may rear flash din to. Yan. So sa camera, yan, meron ditong pano. So ito yung wide view. So pwede mo siya ma-compress sa isang picture by sliding the phone from left to right. Yan. Para makuha yung mahabang image sa isang picture lang. Okay, so meron tayong portrait. Yan. Then yung photo, basic photo. So sa video, yan. Video natin. Then sa more, meron tayo ritong live photo. Meron tayong slow-mo effect. May time-lapse. May pro, then dock. So, ito yung phone ni, camera phone ni Vivo Y20i. Ang maganda rito kay Y20i is yung kanyang battery is 5,000 mAh big battery. So, based dun sa advertisement ni Vivo, single full charge, yan, pwede kang manood ng 16 hours high definition stream. Then, or 11 hours intensive gaming. Yan, para sa mga ML player dyan, PUBG players, and etc. Okay itong pang gaming phone. Itong si Y20i. 4GB RAM, 64GB internal storage, 5,000 mAh battery, 18W flash charge. So, mabilis siyang mag-charge. Meron siyang ultra game mode. So, ito is para sa mga gamer dyan na ayaw ma-istorbo sa paglaro. Dahil pwede nyo ma-block lahat ng notification para iwas abala sa paglaro ninyo. So, punta tayo sa settings. Yan. Sa settings, meron ditong ultra game mode. So, sa ultra game mode, yan, meron ditong block notifications. Yan. Pwede nyo i-block yan. Block notifications. Then, mute call notifications. So, background calls. Then, reject calls. Yan. Then, pwede naman kayong mag-allow ng inyong personalized na contact. Let's say, yung inyong girlfriend or inyong family member na kailangan na tawagan kayo or matawagan kayo. Okay? Then, meron tayo ditong screen mistouch prevention. Yan. Game in picture. Game countdown. Pwede nyo i-on yan para while waiting sa countdown ng laro ng ML ninyo or PUBG or ano pa yan, is makakapunta kayo sa home screen para mag-check ng important notifications sa inyong mga social media accounts. So, back natin yan. Meron dito na sa sound and light effects, meron ditong 4D game vibration. So kapag naglalaro kayo ng PUBG, yung mga battle niyan, yung mga vibration niyan is ma-feel niyo sa inyong gaming experience with Vivo Y20i. Sound quality and sound effects, yan. Game surround sound, yan. Merong near field mode, merong wide mode. Okay, then sa ear customized sound effects, yan. Pwede niyo yan. I-on yan para depende sa hearing capacity niyo. And dito sa ultra game mode, meron ditong esports mode. So, ito na yung ginagamit ng mga player. So, minimize disturbances, lahat yan, block yan, except sa low battery warning. Optimize control, improve visual effects, yan. Then, adaptive frame rate and temperature. Dahil itong Vivo Y20i is meron siyang multi-turbo. So, yun yung kanyang cooling system. Yan. Kaya, hindi madaling uminit yung battery and yung unit ni Y20i. Okay, so i-on nyo lang po yan kung maglalaro na kayo. Okay. Then, meron ditong bot mode. Yan. Off-screen autoplay. So, once, let's say, namatay kayo dun sa ML, then while waiting for responding, pwede kayong mag-autoplay maski naka-off yung screen ninyo para mabawasan yung consumption ng battery ninyo kung malapit na kayo malobat. So, back na natin yan. Yan yung ating ultra game mode. Pwede rin kayong mag-add sa ultra game mode para one click away lang. Let's say, yung Mobile Legends, PUBG, etc. Sa gilid,
meron siya rito na ano, side fingerprint lock and unlock. So kapag na-register niyo na inyong fingerprint sa inyong phone, so kapag i-unlock niyo, let's say nakasara yung ano niya, yung screen niya. So kapag in-unlock niyo gamit yung finger, isa split second lang, so 0.37 seconds. So kapag naka-on yung screen, then mag-unlock kayo gamit yung finger, isa 0.22 lang. Since bumili na ako ng bagong phone, so yung aking old phone is marami akong files na naiwan dyan, pwede kong i-phone clone yung mga files ko dyan papunta sa aking new phone para yung mga important files ko is hindi ko na kailangan isa-isa yung pag-transfer. Meron tayong phone cloning or easy share. Yeah. Then meron din tong iManager. Ito yung pwede mong i-free yung space. So one-touch optimization para mabura or mawala yung mga unused apps para bumilis. Salag yung 7,499. Budget phone na siya para sa akin. Kung nagustuhan nyo aking video for today, please like and subscribe. Jay Makaide Vlogs.